Guys, for today's video, pag-usapan natin ang top 10 best banks according to Forbes.com for 2023. And magugulat kayo kung sino yung number 1. Hindi ko nga rin alam eh, bakit siya yung number 1? But ihanda nyo na yung mga hula nyo kasi pag-usapan natin yung top 10. So for sure, nandyan yung mga kilala yung banks. So yan ang pag-usapan natin. So sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other good financial practice na meron na akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Dahil sa patuloy niyong pagsuporta sa aking channel, panonood, pagsasubscribe at pagda-like ng mga videos ko, eh meron akong munting handog sa inyo na pag-giveaway, pag-Gcash giveaway sa mga videos ko starting this August. Paano ba kayo makasali dito sa ating 50 pesos Gcash giveaway? So napakasimple lang naman. Unang-una, kailangan nag-subscribe na kayo dito sa channel ko. Pangalawa, i-like niyo ang video na to. And pangatlo, i-share niyo to sa inyong Facebook, YouTube, or Instagram account. Nasa comment section na lang din, nakapin yung ika-copy nyo and ipe-paste nyo sa inyong Facebook, YouTube, or Instagram account. Tapos, mamimili tayo ng winner na 50 pesos every video na ilalabas natin. So guys, maraming salamat ulit sa pagtangkilik dito sa aking channel. And once na ma-reach natin ang 50,000 subscriber mark, mamimigay tayo ng isang cellphone. And hopefully, mag-continue ang ating pag-giveaway every 10,000 subscriber milestone na ma-reach natin. So, ano pang hinihintay nyo guys? So, like, share, and subscribe na kayo dito sa aking channel. Okay guys, so this list was published by Forbes.com last April 2023 pa. So, based on this list, ang pangunahing consideration ng mga consumers is about trust and confidence on your bank. So, not necessarily digital bank. So, nandyan din yung mga local banks natin. So, mula nung nagkaroon ng issue si Silicon Valley Bank ng United States with regards to like availability of cash for the depositors na mag-withdraw ng pera nila, doon nagsimula yung concern ng mga tao sa word na trust and confidence. Kasi nga naman, baka naman hindi ganun ka-liquid yung bank nila para makuha agad yung pera nila in case na gugustuhin nila. So, gumawa ng survey si Forbes.com and kinumpile niya ang 415 banks across the globe na mataas ang trust and confidence ng mga depositor o mga tao. So, itong survey nila ay kinonduct with 48,000 customers or depositors from 32 countries across the globe. And sa Philippines, ito na ang top 10. So, simulan natin sa number 10. Para sa number 10, nandyan ang Robinson's Bank. So, their headquarters is here in the Philippines and they have around 2,000 employees, 1,986 to be exact. Number 9 on our list is ang pinaka-latest na Maya Bank. Diba? Napasama agad si Maya Bank sa top 10 trusted banks here in the Philippines. Okay, si Maya Bank, ang headquarters niya ay dito sa Pilipinas, of course, with an employee count of only 832. Kabago-bago pa lang ng Maya Bank, nakasama na sila sa top 10 trusted banks sa Philippines. Okay, number 8 on our list is RCBC or Rizal Banking Corporation. So, their headquarters is here in the Philippines also and they have around 5,600 employees. So, di ba, ang dami na nilang employee, 5,650. Okay, let's move on sa number 7. For number 7, nandyan ang PS Bank. So, si PS Bank, ito yung ano, parang subsidiary ni Metro Bank. Yung headquarters nila is located also here in the Philippines. For number 6, nandyan ang Land Bank of the Philippines. Yung headquarters nila ay located din dito sa Pilipinas with an employee count of around 10,000. So, ang laki na nitong banko na to kasi nasa 10,000 employees na sila. Okay, so before we move on sa number 5 to 1, make sure na nakasubscribe na kayo dito sa channel ko. Like this video and make sure to hit that notification bell para maging updated kayo lagi sa lahat ng uploads ko. So mag-shoutout na rin tayo ng mga viewers natin. So shoutout kay Mimingsin4149, kay @lessons8601, shoutout din sa'yo. And shoutout din sa'yo at Byron Roy Banosha 183. Shoutout sa inyong lahat. Okay, so let's continue on our top 5 to 1 na most trusted banks dito sa Pilipinas. Number 5 on our list is walang tatalo, BDO. Alam naman natin na sobrang laki ng BDO
and dito sila located sa Pilipinas. Tapos ang employee headcount nila ay, magugulat kayo dito, it's around 95,000 employees across the Philippines. My gosh, 95,000. That's almost like a multinational company na for having 95,000 employees. Grabe, ang laki na pala talaga ng BDO. Okay, let's move on sa number 4. Nandyan ang Union Bank of the Philippines. So, itong Union Bank of the Philippines, ang headquarters nila ay located din dito sa Pilipinas. Yung Union Bank, parang sila yung namayagpag during pandemic in terms of crypto. Nakilala ang Union Bank kasi napaka-flexible ng Union Bank pagdating sa pagka-cash in and cash out ng mga crypto during pandemic. And with crypto, di ba, napaka-volatile ng crypto, kaya napakalaki ng kailangan trust and confidence na meron kang secure bank. So siguro, that's why nandyan ang Union Bank. Moving on sa top 3 natin. So ito na ang top 3 natin, ang BPI. Located din siya sa Pilipinas, pero magugulat kayo, ang employees lang ng BPI ay nasa 19,000 or let's say 20,000 employees. Sinasabi lang nila na hindi mo kailangan ng maraming employee para maging trusted bank. Well, yes, kahit ako, tiwala ako sa BPI, but there are some cons sa paggamit ng BPI. And i-discuss natin yan on a later time. Especially yung credit card nila, nako, sobrang laking help ng BPI credit card in terms of managing my expenses. I'll have a separate video on that. Okay, let's move on sa number 2. Sa number 2, ito, hindi ko alam pero nagulat din ako, which is yung Philippine National Bank or PNB. So si PNB ay also located here in the Philippines, and ang employee count ni PNB ay nasa around 8,600 or 87. Pero ang laki ng tiwala ng mga tao sa PNB na hindi naman siya ganun kalaking bank, pero pinagkakatiwalaan siya. Siguro dahil si PNB ay dating government-controlled corporation na established noong early 1916 pa. It was just privatized around 2007. So siguro, inisip nila na nasa gobyerno pa itong PNB, kaya malaki ang trust nila. Kasi hindi naman biglang-biglang babagsak yung mga government-owned corporation. Kaya siguro, siya yung pang number 2 natin sa top trusted banks here in the Philippines. Okay, so let's move on sa number 1. And ito, sabi ko, magugulat kayo. Kasi ang number 1 natin ay ang CIMB Bank. And ang headquarters nila ay sa Malaysia. From 9 to 10, mga banks na ang headquarters ay nandito sa Pilipinas. And itong pangalan ng mga banks na ito is matagal na nating nakakasama. While itong si CIMB, bagong bank lang din to. And galing pa ito ng ibang bansa. Kaya nakakagulat na siya yung pinaka-trusted bank dito ngayon sa Pilipinas as of April 2023 na nilabas ng Forbes.com. Hindi ko rin alam kung bakit si CIMB. Ang nakikita kong reason dyan is, number 1, yung mass adoption dahil kay Gcash. And number 2 is yung napaka-luwag ng sistema nila in terms of providing loans like Revi Credit, personal loan. So, parang ginawa nilang accessible yung banking sa maraming tao. Kaya nga sila nakipag partner kay Gcash, di ba? So, yun lang naman yung naiisip kong reason kung paano sila napunta sa number 1, si CIMB. Kayo guys, ano sa tingin nyo, bakit naging number 1 si CIMB? Lagay niyo yan sa comment section sa baba. So, yun lang muna for today's video guys. Sana nabigyan ko kayo ng more information or dagang kaalaman about trusted banks dito sa Pilipinas ngayong 2023. So, thank you for watching. Sana tulungan nyo ako na ma-reach ko ang aking milestone na 50,000 subscribers. And be sure to stay tuned here in my channel kasi maglalabas tayo ng mga promotion natin, mga Gcash giveaways, and of course, ang cellphone giveaway once we reach our milestone. So, sana tulungan nyo ako guys. Please subscribe to my channel and watch my videos. So, thank you for watching guys. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala naman problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa binong subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pag Nalaman and you're in Pag Nalaman's Review TV. Bye-bye!